Habang patuloy ang pagpapatupad ng Executive Order 17 ni Pangulong Rodrigo Duterte na naglalayong wakasan ang local armed conflict, si Rosanilia B. Consad, a.k.a. Lai, Assistant Principal ng San Vicente National High School sa Butuan City at nagsilbing Urban Party Committee Member ng CPP-NPA-NDF Caraga, ay nahuli sa krimeng attempted homicide sa ikinasang operasyon sa Butuan City kahapon. Hinuli siya ng pulisya at ng Philippine Army hindi dahil leader siya ng isang sectoral group, kundi dahil sa bisa ng warrant of arrest na in-issue ng 10th Judicial Region Municipal Circuit Trial Court, Tubay, Santiago, Agusan del Norte, sa ilalim ng Criminal Case Number 3197. Kaugnay nito, makakausap natin sa kabilang linya si Police Major Dorothy Tumulak, ang ating PIO ng Police Regional Office 13. Ma'am, nandiyan po ba kayo? Yes po. Magandang hapon po, Sir Ronald and Ma'am Gemma, at sa inyong lahat po dyan. Magandang hapon. Yes, ma'am. Ma'am, kwentuhan nyo nga po kami kung ano pong nangyari dyan, dahil talaga nakakagulat yan. Isang assistant principal na humahawak sa ating mga kabataan. Siya pala ay miyembro ng CPP-NPA. So ano pong nangyari dyan, ma'am? Yes po, Sir Ronald. No, makabuluhan nga yung pagbisita kahapon nila ni Sir Sermonia, sila ni Sir Noble, at yung buong TDPCR at PKG kasama ng ni Ka Eric Almendras. Kasi bandang 4:30 po ng hapon, nahuli nga ng ating mga kasamahan sa Regional Intelligence Division at sa Philippine Army si Mrs. Rosanilia Consad, aka Lai. Siya po ay isang assistant principal ng San Vicente National High School dito po sa Butuan. Kasi po may kaso siya na attempted homicide dahil doon sa warrant of arrest, kaya po hinuli siya ng ating kapulisan at kasundalian. Siguro maganda ma-interview din natin ng DepEd, no? Anong pananaw ng DepEd sa mga ganito na may bantay sa lakay na pala tayo sa mga paaralan? Alam natin, ang mga anak na ipinapasok natin sa school ay nag-aaral ng mga regular na subjects pero hindi para maging terorista o mapaanib sa mga ganitong grupo. Dahil alam naman natin, sir, lalo na ikaw, sir, ay advocates ka ng mga kabataan, no? Na hindi natin, walang nanay na nangarap na ang mga anak natin ay mamundok at lumaban sa gobyerno. So, ano ang mga naging action taken natin dito, Dorothy, para itong mga ganitong pagkakataon ay hindi na maulit dyan sa inyong lugar? At ano ba ang pwede nating ma-recommend sa DepEd para kung sakasakaling nanonood sila o nakikinig sila sa atin, ay makakuha sila ng mga insight mula sa mismo mga pulis na nag-handle ng case na to? Yes po, Ma'am Gemma, gaya po ng sinasabi ni Ka Eric Almendras, kahapon nung nalaman po na isang assistant principal yung nahuli is miyembro kasi siya ng Kaguma, yung katipunan ng mga guro na naging underground movement, no? Identified po na underground movement po sa ng CPP-NPA. Kaya yung sa ngayon, ang ginagawa po ng ating kapulisan dito sa Police Regional Office 13 ay patuloy po nating minomonitor, no? So kung ano pa po yung makuha nating impormasyon, sino pa yung mga nagre-recruit na tsaka yung mga potential nilang mabiktima po para masundan po natin at magawan po natin ang intervention. Major Dorothy, mga ilang kabataan na o estudyante ng paaralang yan ang nakumbinse na sumanib sa kanila? Meron na ba tayong datos tungkol dito? As to date, Ma'am Gemma, sabi ng ating R2, marami-rami na rin, katulad nung sinasabi doon sa press con kanina, walang exact na figure, basta ang sinabi lang ng ating intelligence division is yung monitoring nila is marami-rami na rin. At saka nakausap sila ni Ka Eric, nabigay din nila yung number doon sa kay Ka Eric from our R2 dito po sa property. Okay, maraming salamat Major Dorothy Tumulak sa mga information na nakuha namin sa inyo. At of course, isang magandang accomplishments yan para sa PRO 13 at ang mga kabataan natin ay nailayo natin sa mga ganyang uri ng mga
inaasahan mong magtataguyod ng edukasyon ng mga kabataan, eh magpapahinto. Of course, di ba, sir? Yes, wala namang nang namundok at nagpatuloy na mag-aral after nilang man namundok. Any last message, Major Dorothy Tumulak, para sa ating mga kababayan na nandyan sa PRO 13 at sa mga sumusubaybay sa ating programa? Yes po, Ma'am Gemma. Maraming kami po ay nagpapasalamat sa suporta ng community dahil sa patuloy na pagbibigay nila ng impormasyon sa ating kapulisan dito sa Pro 13. At patuloy po ang PNP Caraga in collaboration with the Armed Forces of the Philippines na magpapatuloy kami mag-step up efforts against insurgency and terrorism in support po doon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict dito po sa rehiyon sa Caraga.